Good evening po sa inyong lahat. By this time, hindi na po sa video ninyo ako nakikita. At saka isang taon na po ako nagpipreach dahil noong December 28, 2022 at ngayon ay January 4 na 2023. So isang taon na po. Sana hindi po kayo magsasawa, no po? Ano? So we praise the Lord for this blessed time that we could come to Him. You know, pag sinabi nating prayer, marami pong pangyayari sa Biblia na talagang ang Diyos po ay gumagalaw, especially when people gather together, no? Of course, kung nag-iisa ka, ganun din. Pero when people gather together in the name of our Lord, masasabi natin mga bagay na ginagawa ng Diyos ay kamangha-mangha. At kayo po ay aking dadalhin sa Luke chapter 10 dahil po ito yung kick-off ng atin pong gagawin for 2023. Kung napapansin niyo po dyan, we have our theme for 2023, the joy of the harvest. Dalawa pong keywords dyan. One is joy, there is joy, and of course there is harvest. No? Hindi yung parang the cry of the harvest. Pwede rin siguro yun, but better, no, that we have the joy of the harvest. And every time na mayroon po tayo, lahat po sync po ito. So for 2023, nakasync po la tayo lahat. Preaching on Sundays, sync on this. Trainings for our leaders sync also on Sunday afternoon. And also, our prayer meetings are all sync in. So for now, kung napapansin nyo dyan, we have 1, 2, 3, 4, 5 yan. So tamang-tama po dahil yung number one natin is prepare. And we will start it with a prayer. Amen? Yeah, exactly. No, the joy of the harvest. The harvest will always start on communicating with our God. So we have the prepare. So most likely, lahat po yan na aabutin siguro ng mga 4 months. No? Medyo mahaba-aba yan. Iikot po yan eh, hanggang matapos po natin ang buong theme po natin for 2023. And we will start right away ng tinatawag natin praying earnestly. Yan pong pag-uusapan natin na i-pray to God na ito pong oras na ito ay atin pong mailagak sa Kanya. And especially dahil ito ay prayer meeting, ito po yung magiging foundation natin sa ating mga panalangin sa gabing ito. Shall we all stand and we give reverence to God's Word as we look on His Word today? Inyo po lamang sundan ng inyong mga mata habang binabasa ko po ang salita ng Diyos na ito po ay from the Gospel of Luke, chapter 10, 1 to 12. Luke 10, 1 to 12. Sundan lamang po ng inyong mga mata. After this, the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of Him, two by two, into every town and place where He Himself was about to go. And He said to them, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest." Verse 3, "Go your way. Behold, I am sending you out as lambs in the midst of wolves. Carry no money bag, no knapsack, no sandals, and greet no one on the road. Whatever house you enter, first say, 'Peace be to this house.' And if a son of peace is there, your peace will rest upon him. But if not, it will return to you. And remain in the same house, eating and drinking what they provide. For the laborer deserves his wages. Do not go from house to house. Whenever you enter a town and they receive you, eat what is set before you. Heal the sick in it and say to them, 'The kingdom of God has come near to you.' But whenever you enter a town and they do not receive you, go into its streets and say, 'Even the dust of your town that clings to our feet we wipe off against you. Nevertheless, know this, that the kingdom of God has come near.'" Verse 12, "I tell you, it will be more bearable on that day for Sodom
than for the town. Shall we pray? Father, we thank you for reminding us that we have you as our Lord of the harvest. And thank you, dear Father, that we are assured that there will be harvest, dear Father. And thank you for giving us this desire to, especially for this church, to think, to talk, and to work on this harvest, dear Father, because you have but one mission, that all people will know Jesus Christ as Lord and Savior. Panginoong Diyos, tulungan niyo po kami. Gabayan niyo po kami. Dahil sa aming po mga panalangin mamaya, itong mga salita niyo ang siyang maghihimok ng aming mga puso upang kayo ay masamba, mabigyan ng kapurihan at masunod, Panginoon, ay inyong kalooban sa pamagitan niyong mga salita. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay pwede na magsipag-upo. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil ito po ang prayer meeting dito po sa Faith ay tuloy-tuloy, no? Napakaganda po at saka sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos na kahit umuulan, nandito kayo. Amen po ba? No? Napakaganda po. Titingnan na unti-unti na pong napupuno itong lugar na ito. And I pray that someday, itong lugar na ito ay talagang mapupuno po. Parang Sunday, no? Na talagang nagpipray yung bawat isa sa Panginoon. Ang atin pong tinitingnan ngayon ay patungkol po sa panalangin at ano po ang content na ito at sino ang nagsabi na ito. Prayer is a submissive act. Ulitin ko po ha. Prayer is a submissive act to the sovereign will of God. Yan po ang ating pag-uusapan sa buong context na po yan. Ulitin ko po sa inyo, prayer is a submissive act to the sovereign will of God. That's why, let us pray earnestly for God's movement, especially in the preparation for the harvest of souls. Napakaganda po ang kung ating napapansin na ito ay ang gospel ni Luke ay nagpapakita po ng ginagawa ng Diyos, especially in the gathering of disciples. Tandaan po natin na ang Gospels po ay a prelude to the birth of the church. Always po yan ha. Kasi po kung titingnan natin ng mas malakas in a kumbaga zoom out. Kung titingnan po natin always yung New Testament is always the birth of the church. It's all about the church. So if you go from Matthew, Mark, Luke, John, si Jesus Christ ay nagtawag, nagligtas ng mga tao, nag-ipon ng kanyang core group na 12 disciples. Meron pang medyo sumablay na isa, no? Pero later on, after niyang inipon ang lahat na ito hanggang namatay siya, but here comes the book of Acts kung saan ay nabuo na at ipinanganak na yung iglesia. At itong iglesia ito, nung ipinanganak na, ay kailangan tumibay. At ito ay titibay sa pamamagitan ng mga letters at mga sulat ng iba't ibang mga tao, like Apostle Paul. We don't know the writer of the book of Hebrews. Like also beloved John, 1 John, 2 John, 3 John, and Revelations. We have the writings of Peter. So all of this, lahat pong ito, ay para pagtibayin yung iglesia. Bakit nga ba pagtibayin ng iglesia? Kasi itong iglesia ang gagamitin ng Diyos upang mapalaganap ang ebanghelyo. Ikot cycle lang naman yun eh. Kaya that's why kung napapansin nyo dito sa ating church, sumusunod pa tayo sa cycle na ito. At anong cycle na ito? Hindi yan dadami ang iglesia kung walang evangelism. Tama? Ha? Hindi naman yan makapag-evangelize kung hindi trained. Tama? Kung walang discipleship. Yes,
evangelize ka ng evangelize, pero yung nag-evangelize, one, hindi alam kung anong concept ng salvation. Hindi alam kung ano yung ibig sabihin ng gospel. No? Naalala nyo, nung mga ako, laki ng iglesia ko eh, mula bata. Kumbaga, kung sasabihin ko, Christians since birth. Pero, kung mapapansin ninyo, nung mga lumalaki sa iglesia, palaging sinasabi, nag-hands up kasi ako. No? Sino dito ang ilang beses nag-hands up? Pagkatapos nag-hands up, anong sasabihin? Naligtas po ako. Pagkatapos nun, nakailang hands up ka. Ah, yung mga lumaki ha, ang iba siguro, ilang beses lang. Pero ako, ilang beses, alam nyo ba na dalawang beses pa akong nabaptized? Ba, napansin ninyo? Why? Because the training ay hindi sapat. Kaya ikot-ikot lang yan, kapatid. At ito po ang ginagawa natin sa iglesia. Actually, yung prayer time is a source of discipleship. Because you are listening to God's Word. Then when you go out later on, katabi mo yung asawa mo na hindi Christian, halimbawa, masyaran mo ng gospel. So, it's discipleship, evangelism. Discipleship, evangelism. At ito po, ang process na ito ay magtatapos pagdating ng ating Panginoong Jesus. Wala namang discipleship sa langit. Wala namang evangelism sa langit. Tama, no? Kaya talaga, ang focus po ng iglesia is very important po na huwag tayong mawalay doon. Huwag tayong mawalay na meron tayong faith fuga, meron tayong faith Sambales, may faith Mindoro, at kung ano pa. Why? Because our focus is to share the gospel to all the people. And this is exactly what had happened in Luke chapter 10. Kung ako ba, kung habang ko binabasa ito, parang napakapalad naman ng mga disciples na ito, no? Mismo si Jesus Christ. Ha? Huh? Mismo si Jesus Christ na hawakan nila. Mismo si Jesus Christ na dinig nila. Mismo si Jesus Christ ang nagsabi sa kanila, sige, umahayo kayo. Magdalawahan kayo. Huwag kayong magdala ng mga bags na yan, knapsack na yan. Ipagbag ninyo kung ayaw kayong papasukin. Mismo si Jesus Christ. Come to think. Kung ilagay lang natin yung ating sanctified imagination, paano kung dito kayo si Jesus Christ, no? At magsabi si Pastor DM, pumunta kayo ng Pakistan. Pupunta ka ba? Pastor Joseph, pupunta ka ng Zimbabwe. Diba? Kapatid, napakapalad po. But you know, kung makikita po natin dito, dalawang bagay lang pong pag-aaralan natin sa oras na ito, para mas mahaba po yung prayer time natin today. Commander. That's one. And content. Dalawa lang, para at least ma-memorize ninyo, CC lang naman yan. The commander of the harvest and the content of the command. Ulitin ko sa inyo, the commander of the harvest and the content of the command. At dun po, magfo-focus ako at hindi po natin lahat-lahatin yan 1 to 12 dahil teacher po ako sa seminary, mahaba talaga ako mag-preach, no? Mahaba rin ako magtuturo. Kaya pero po, titingnan natin, parang snippets lang makikita natin dito at mag-concentrate ako sa verse 2. Pero yung context niyan, si Jesus Christ, inappoint niya yung mga tinatawag natin, not actually the apostles, but the disciples, 2 by 2. No? 2 by 2. And send them ahead of them, 2 by 2. Sige, pumunta kayo. Ipalaganap niyo kung sino ako, kasi yun ang gospel eh. The gospel mismo ay si Jesus Christ. At anong ginawa ni Jesus Christ? And here we find in verse 2, He said to them, emphatic eh, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly. At dito ko po kukunin yung first nating makikita, the commander of the harvest. Earnestly
to the Lord of the harvest. Kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Faith Fundamental Baptist Church, hindi nag-iisa ito. Dahil ito ay lumalakad, ito ay namumuhay with a commander. Mayroong nag-uutos. Hindi ito yung parang automatic. No? Mayroong nag-uutos. At makikita ni John, the Lord of the harvest. And he said, there is what we call the readiness of the harvest. Ready na ba? Meron ba talagang harvest? Meron. Very clear, no? The readiness of the harvest. Don't you know that even in the Old Testament, there is already harvest? Ang dami. No? Of course, kung titingnan ninyo, doon pa lang kay Noah, mayroong walo na na na-harvest. Sino pa? Yung mga tao na nagtiwala sa Diyos. Dahil kung titingnan ninyo, yung Old Testament will always focus ito sa tinatawag, ipalaganap ninyo kung sino ang mighty God. Sinong Savior na ito? That's why from the very beginning, in the book of Genesis, sinabi dyan, in the beginning, God. At ito ay prequel na itong sasabihin ko dahil sa Sunday pa ako mag-preach. No? Prequel na to, in the beginning, God. Why? Elohim. And what is the Hebrew term for Elohim? Mighty One. So ibig sabihin, you tell the world about who I am. And we know na ang reader po ng Book of Genesis ay Hebrew people ito. And remember, na ito ay sulat ni Moses. At sila ay nakaranas doon ng pagkaalipin for 400 years, more than that, nandoon sa Egypt. At yung culture nila na-saturate na ng iba't ibang pagsamba sa Diyos-Diyosan. May iba nagsasamba sa Ra. Ra God or the Sun God. May iba naman nagsasamba sa pagbibigay ng anak nila, susunugin nila para sa Diyos-Diyosan. May iba naman patungkol naman sa mga Diyos ng apoy at kung ano-ano pa. But the Lord is telling them, you tell the people, I am that I am. I am the great one. I am the mighty one. From the very beginning, people, God has been harvesting even from the Old Testament. Naalala niyo si Rahab? Hindi naman Hudyo yun, na save. At buong family niya. Not, hindi lang yan, ang dami pa. Sa time ni Joshua, sa time ni Moses, sa time ni Samuel, sa time ni King Solomon, kung saan ang gumawa na sila ng temple. Sa time ni King David. Ang dami. So even from the Old Testament, you will find that this commander has been harvesting souls already. Even from the Old Testament, there is already a harvest. Now comes Jesus Christ. The fulfillment of that shadow of things to come. Pagdating nyo sa New Testament, nandyan na siya. Hindi pa siya namamatay nung sinasabi niya ito. Ah. But he's telling people, there will be harvest. Kapatid, How many years ago? 2,000 plus years ago, Luke chapter 10. Kung sinabi niya, plentiful na yung harvest, how much more today? How much more today? Tumingin ka lang doon sa katabing bahay mo. Or simplihan lang natin, yung kasama mo sa loob ng bahay mo. Na-harvest na ba? Or ready to harvest? And here we find that even from the Old Testament, there is a harvest. In the New Testament, it is more plentiful. How much more? Right now. Ito po yung commander of the harvest is very important po. Because this Lord of the harvest, He planned everything. Alam na ng Diyos.
Ang kagandahan kasi po dito mga kapatid, hindi tayo uuwing luhaan. Now, kasi ang ganda ng kanyang ano eh, ng kanyang sinabi diyan sa verse 2 eh. The harvest is plentiful. Ang nakakalungkot lang dahil kung susunod mo niyan, konti talagang manggagawa. At ang nakakalungkot din na sa panahon natin ganun din. No? Siguro kung ating i-evaluate dito sa Faith Fundamental Baptist Church. Yes. Magbilang lang tayo ng pastor dito, no? Marami naman tayong pastoral staff. Pero this year ba mayroon tayong ipapadala na estudyante para mag-train sa Bible school? Last year ba may nangyari? 5 years ba may nangyari? Tao yun, ha? Two. Of course, we thank the Lord for all these mission points natin. Meron ba tayo uling bubuksan? At ito po ang gusto kong i-exhort sa inyo. Ilan sa members ng Faith Fundamental Baptist Church, let's say 300, 400, ilan talaga ang faithful na nag-share ng gospel ng Diyos? Ilan sa atin this week na may nakausap patungkol kay Kristo? Diba? Magkapatid sa Panginoon, this Lord of the harvest knows. He planned it. He knows that will be a plentiful harvest. Hindi lang ba harvest to? Plentiful. Kung naalala niyo ang preaching ni Pastor Ed Bao nung last Sunday, sabi niya, may mga taong pumapasok na sa atin. Di ba? Minsan nakikita mo lang dito, sino to? Kumbaga sinasabi na ng Diyos, nandito na. I'm bringing people to you. Why? Because He is the Lord of the harvest. Kapatid sa Panginoon, as we pray tonight, nawa po ay ating pagbubulay-bulayan na ito pong agenda na meron tayo. This 2023, something to do with harvesting people. This is not our work. This is the work of God. Amen po ba? This is not our might. It is by the Spirit of God. Amen? Kapatid sa Panginoon, may it be. Especially tayo dito sa prayer time, no? Sarap-sarap at mapag-pray natin, no? Mamaya-maya, mag-share kayo at magsasabi, Lord, you are the Lord of the harvest. I-harvest yun naman po yung asawa ko. Lord, i-harvest yun naman yung boss ko. Lord, i-harvest yun naman yung friend ko, yung classmate ko. This will be our prayer tonight. We go and ask the Lord of the harvest. So we have the commander. We have the commander in chief. We have the Lord of the harvest. He planned it all. He knows it all. That there will be a harvest soon. Anong content ng kanyang command na makikita natin? Kumbaga, kung titingnan natin yung buong context ng mayroon tayo, sinabi ni Jesus Christ for them, sige, lumakad kayo, tigdala-dalawa kayo. Pagkatapos pupunta kayo dito, ito mga gagawin ninyo, huwag kayong magdala ng kung ano-ano pa. Tapos pag makakita kayo ng man of peace, no, i-bless nyo siya. Tapos pag hindi kayo tinanggap, okay. Magpagpag kayo. Ang dami nang sinabi dyan. Pero kung papansinin ninyo, ano yung kauna-unahang sinabi niya? Yung action word na gusto niyang makita sa bawat isa bago kayo lumakad. At ito po, titingnan natin dyan sa preparation.
Because without this, kapatid, kahit ano pang gagawin natin dito sa Faith Fundamental Baptist Church, walang saysay po yun. Dahil ito pong napakahalaga, sabi niya dito, and he said to them, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, kita niyo, conclusion. Anong conclusion? Ang conclusion niya, it's an action word. Mayroon tayong gagawin. At napakaganda po ng sinabi niya dahil hindi lang magka-tandem kasi to. Napansin niyo dyan, pray. Pero hindi lang pray. Ah? Well, of course, itingnan natin tig-isa-isa yan. Sana hindi ako tumagal ng gusto. Okay? Therefore, pray. Ang next is earnestly. Yung content is praying. Earnestly. Ibig sabihin, before we do all of these things, manalangin ka. Ano itong panalangin nito? Ito ba yung talagang pagnanalangin ka ay mababago yung kaisipan ng Diyos? Ano ba talagang ibig sabihin ng panalangin, kapatid? Very simple lang sinasabi ng Panginoon eh. No? Mayroong commander ka, makipag-usap ka sa commander mo. Amen po ba? It's a communication. It's telling him, Lord, saan mo ko dadalhin? Tama? Lord, anong gagawin ko? Lord, pinagpipray ko po yung anak ko. Gustong pumasok ng Bible school. Hadlangan mo ba? Lord, meron akong finances ko medyo ang dami, Lord. Ibigay ko sa mission. Lord, meron akong kaibigan dito. Depressed siya. Kailangan ko siyang kausapin. Kapatid, napakahalaga po nang sinabi ni Jesus Christ. It's about talking to Him. Recognizing His being the chief commander. Listening to Him. Hindi impuro tayo. Sige, ito. Yes, it's true. We could plan. Never. Alam naman tayo, di ba? We could plan everything. But I'm telling you, ito pong prayer, nagpapakita ito ng desire. Itong prayer na ito, like for example, and you pray to God, Lord, gusto ko po na yung asawa ko maligtas. It's a desire. Itong desire na ito, kanino mo sinasangguni? Doon sa commander mo. Ang napakalaga po ng sinabi ni Jesus Christ dyan. Kasi not just prayer, not just to talk to me, to communicate to me, but earnestly. I so love this word, earnestly. Ang ibig sabihin yun talagang seriously. Magpapagal. Ano bang serious prayer? Naalala niyo yung pag may anak kayo at gusto nang kumain? Ah, anong panalangin? Lord, thank you for this food. Amen. Diba? Alam niyo yan, diba? At naranasan natin lahat yan. Ah, kahit medyo malaki na rin tayong mga Kristiyano, ganun din. No? Panalangin. Ano bang seriously? One, pinag-iisipan mo kung ipapanalangin mo. At bumubukal sa puso mo. At hindi ka tumitigil hanggat hindi nasasagot. Kaya na sinasabi ni Apostle Paul na let us pray what? Tuloy-tuloy without ceasing eh. So meaning, Pastor, titigil na ba ako na ang asawa ko 10 years na hindi pa rin nasisave? Earnestly? Seriously? And I believe, kapatid sa Panginoon, what we are doing here at Faith Fundamental Baptist Church, I believe and I pray to God na ito pong prayer meeting, it's not a show-off. Amen po ba?
Wala naman akong ginagawa sa bahay. Sige, mag-attend ng prayer meeting. Magagalit si pastor kasi hindi ako mag-attend ng prayer meeting. It doesn't work that way. Serious po. At ang ginagawa natin dito, hindi ito laro-laro. That's why later on, di ba? Ang sarap pakinggan na iyong katabi mo at magsasabi, kapatid, pagpray mo naman ganito. Kapatid, pagpray natin ito. And Sunday, pinagpipray natin lahat nating mga partners. Well, because we are serious on this matter. We are serious that we have this harvest soon. Everything should start in a prayer. This is a talk with God. This is a talk with a commander. This is sincere. This is intense conviction. Talagang sa puso mo, Lord, sincere po ako at nais kong ipanalangin ito. Well, kapatid sa Panginoon, sincere din ang ating Diyos. At nagsasabi siya, kunti talaga, kapatid. Kunti talaga yung manggagawa. No? May sinabi ni Jesus Christ dyan. Nandyan si Judas, no? No? Nandyan. So, ibig sabihin, kunti na nga, mababawasan pa, no? Kung sasabi dito, 72 people. Later on, pagdating ni Jesus Christ, ilang natira? Nung namatay si Jesus Christ pala, sorry. Nung namatay si Jesus Christ, ilang natira doon sa cross ng Kalbaryo? Si John the Beloved, kapatid. Tatlong Maria. San si Pedro? Oh. San si Philip? San yung ibang mga disciples? Nagsipagtago. Look at that. Malungkot. Kasi alam ni Jesus Christ na ang gagamitin niya mismong mga nilalang niya. Well, pwede naman gamitin ng Diyos na pag tumingin ka sa puno, maliligtas ka. Pwede siguro. Pero hindi yan ang ano ng Diyos eh. Ang paraan eh. Ang paraan ng Diyos ay ikaw at ako. Amen po ba? At wala ng iba. Ikaw at ako. Sino bang magsasalita sa kanya? Sino magbabigay ng Bible sa kanya? Sino ang mag-message sa kanya? Ikaw at ako eh. Ibig sabihin, nandito ka nakaupo ngayon at ako nakatayo ngayon, lahat tayo gagamitin ng Diyos. And I believe so. At one day, hindi lang kayo dito. Baka sa susunod na prayer meeting, nandun pa. At nandito pa. Dahil, this is a serious matter and God will work in us. Laborers for the harvest. God will use people to the mission. And there is a vast need of laborers. Titingnan natin yung mga missionaries natin, gaano karami. Titingnan natin dito sa faith, ilan ba ang nagtatrabaho. Titingnan natin sa America, maybe. Asia, ilan ang nagtatrabaho? There are almost 7 billion, right? No? Point something. Question, how many Christians? Out of that 7 million created people by God, how many are sharing the gospel to the lost? Ang malungkot lang, nasa sideways tayo, kapatid. Minsan, akala natin na ang ginagawa natin sa iglesia, ito na yun. Nakakalimutan natin. God has one but mission. Isa lang. Ang mission ng Diyos. At ito, ang lahat makarinig ng ebanghelyo na Hesu Kristo. Kasi kapatid, wala nang iba eh para makapunta sa kingdom eh. Walang iba. It is only through our Lord Jesus Christ. And I would like to exhort you, let's pray earnestly. This is the first part of our lesson for tonight. Prepare.
Next Wednesday, mayroon pa po yan. And this preparation, kapatid, simulan natin ngayon, gabi, to pray for specific people. Pray for people inside your houses. Ang ganda po ng aming devotion doon po sa pastoral staff last Tuesday. Sila ni Philip, no? John chapter 1. Kay Nathaniel. Ang ganda ng mismo, tinawag niya si Simon, tinawag niya yung brother niya. Kung sinong katabi niyo, yan po ang ating ipag-pray sa Panginoon. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos, salamat po. Very short. But Lord, we have seen that in this endeavor that we have our master, and that is you. At ngayon, O Diyos, kami ay maari kami ay nagkukulang sa inyo. Patawarin niyo po kami. Kami nagiging lax sa pag-share po namin ng inyong ebanghelyo. Kami, O Diyos, ay nasa sidetrack ng ibang mga bagay. Patawarin niyo po kami. At ngayon, O Diyos, salamat po na kayo po nagpapaalala sa amin. Wala nang iba. Ibang kayong gagamitin, kundi kami mismo, O Diyos. At ang command niyo po sa aming Panginoon, bago po kami gumalaw, ay kami ay makipag-usap sa inyo. At salamat, O Diyos, na kami ay makipag-usap sa inyo, makapag-usap, Panginoon, sa inyo, dahil ito, dahil kay Hesu Kristo. So salamat, O Diyos, for this blessed opportunity that will come to you through Jesus Christ with the prayers that we have in our hearts. Salamat po na kayo din ang humihimok sa amin, nagbibigay ng desire sa amin upang ipanalangin po namin yung mga tao na wala pa sa inyo. Tulungan niyo po kami dito sa faith. Tulungan niyo po kami na magiging serious po kami sa mga bagay na ito. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan sa amin. Ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.